Jump straight up and up and 3, 4, 5. Kaya dapat at least nagkaroon siya ng patience, ano? O yan, sinusuntok-suntok niya ako, pero 1. Pa ako reaction video. And dumugulas ko yun, nasa standard rate. Pero alam ko yung yun, after and above. Dito, kaya ko siyang i-dominate, pero... Uy! Grabe yung net! Uy! O yung pinapatake ko. Uy! Bakit tinamaan na naman ng left? Straight back. Lahat. Jab straight. Upper. Upper. 3, 4, 5. Jab straight. Upper. Upper. 3, 4, 5. Ang open niya pang buo. Yung mga coaches niya. Sinasabi ko na ayaw niyo pang ihinto. Kasi na kahit sa... Pero buti. Ubong eh. Yun. Bag. Uy, kawawa. Yun. Alam ko. The belt, okay? Touch chance. Good luck. Corner, corner. Touch gloves. Kunwari galit. Kaya. Okay. Here we go once again. The round girl of this fight. Oh, yung round girl si Antonieta. And pinas forward na natin. Balik. So, round 1. Yan, sabi niya kasi 30 seconds lang daw ako eh. Kaya round 1, hindi ako umano. Hindi muna ako nag-engage. Tinignan ko kung, sige, 30 seconds lang pala ako ah. Wala. Isang minuto at isang round na nakalipas, 3 minuto, wala naman nangyari. Round 1, pinaubaya ako talaga yun sa kanya. Kaya, ayan, naka-southpaw lang ako. Nanti-trip-trip. Pero sa totoong laban, hindi na ako ganyan ka-showboat eh. Nag-showboat lang ako ganyan dahil entertainment nga yan eh. Kaya dapat at least entertaining din yung itsura. Pero... hindi, masyado nga ang showboat, nagmukha kang Kenkoy, pero wala, that's entertainment, wala tayong magagawa. So. Pero at least yan, maganda yung ginawa ni Boy Tattoo dyan, no? Kasi yung sa mga sparring niya dati, di ba, yung usual street fighter, yung susuntok, bara-bara, yan, ganyan. Pero dito, halatang nakapag-training nga siya ng maayos. Training siya ng maayos at nagkaroon siya ng patience, ano? O yan, sinusuntok-suntok niya ako, pero block lang, tsaka naiwasan yung huli niyang straight. So, mapapansin nyo dyan, so hindi siya gaano umaatras pa, no? Ano pa siya, aggressive pa siya. O yan, no? Sinusuntok-suntok pa siya. Ako tinatansya ko naman din. Okay lang sa akin. Tapos dito, alam ko dito na matatamaan ko siya ng left hook. Ayan. 1, 5. Yun. Sa start nun, alam ko naramdaman niya na yung ano, yung suntok ko. Kaya, ayan, tingnan nyo yung ano niya, yung body language niya. Nagbago na, naging defensive na. Ayan, ako na ngayon yung nag-engage. Ako na yung sumusugod. Tapos siya yung ano na, umatras na. So, I know na nasaktan siya sa suntok ko. Ayan, so hindi umaabot yung suntok niya. Distansya lang, ganyan. Ayan, pero pinaubaya ko talaga itong round 1 sa kanya dahil alam kong 4 rounds kami, wala din naman akong ensayo, sa totoo lang. Dahil late notice tong laban na to, tsaka nung mga linggo na yon, nung mga nakaraang linggo, si SV, ako yung nagte-training kay SV. Kaya si SB yung focus ng ensayo namin. Ako, puro buhat lang ginagawa ko. Puro weightlifting. Pero in terms of boxing, hindi ako nagtitrain. Si SB lang talaga yung tinitrain mo rin. O yan. So yan, uppercut, left hook. Ganyan sana gusto ko kung sumabay siya eh.
kung sa ibang round. Kaya lang hindi na siya nag-engage ng ganyan sa ibang round eh. Alam ko na tikman niya yung ano yung lakas ko, kaya hindi na siya nag-ano, hindi na siya sumabay kagaya nung mga laban nila ni Boy Ungas. So kung makikita niyo yung sparring nila ni Boy Ungas, 'di ba, sabayan talaga. Ibig sabihin noon, hindi niya nirerespeto yung suntok ni Boy Ungas dahil sumasabay siya. Pero ngayon nakalaban niya ako dito, hindi na siya nag hindi na siya nag-risk na sumabay, mag-engage. So ang ginawa niya dito, hit and run eh, parang Rigondo. Parang Rigondo na yung ginawa niya. So alam ko na mas malaki ako, so and alam ko din na mas may power ako kaysa kanya. So kaya ko siyang bulihin. Ang problema nga lang, ayan, ay medyo wala akong hangin. Gumagawa po ako reaction video. Ayan, so yan, nakita natin na alam ko naramdahan niya yung suntok ko, kaya ganyan na yung straight, left hook. Hindi lang ako makakounter na maayos dahil nag-aalangan ako dun sa luna. Dahil tela lang yung ano nila eh, tela lang yung ring nila eh. So ang hirap gumalaw dahil dumugulas ko yun, tinamaan ng left hook, left hook ulit. Kain-kain ng left hook. So yun nga yung lona. Ayan, tingnan niyo, hindi pa siya stretch na stretch na stretch. Kaya may mga ano, may mga nakatupi na masasagi mo ng sapatos mo. Tapos madulas dahil tela lang talaga, hindi siya yung rubberized mat na mga nasa standard ring. Yun, sapul na na ng lepo. Kaya dat pala kahit nag-basketball shoes na lang ako eh, para mas ano eh, para mas makapit yung sapatos ko. So yung naging weapon ko lang naman dito is yung left hook ko eh, dahil kulang din naman ako sa ensayo. Inaamin ko, kahit ayun eh, kaliwaan kami. Pero alam ko yung yun, pero yan, tumakbo na siya. Pero nagtitipid pa rin ako ng hangin dito. Kaya ko siyang i-dominate, pero nagtitipid daw ng hangin. Uy, sakoy na naman. Actually dyan, nagtitipid din taga ako ng hangin, pagod na ako dyan. Kaya kahit alam kong outbox ko siya, ayokong i-push yung sarili ko dahil alam ko may third and fourth round pa. Pero kung 3 rounds lang yan, siguro pinush ko pa yan. Mas lalo ko pang pinush. Ayun. Medyo delay yung audio, no? Medyo late yung audio. Pero sakto yun nung pagkabel na awa. Ngayon na round 3. Alam ko dito ko siya taga mapupuruhan eh. Yan, dito maganda yung footwork niya rin dito, no? So, nag-in out, in out siya. Yan, pero kayang-kaya ko naman yung mga suntok niya, kaya pinapalapit ko pa siya. Sige, go! Para may opportunity ako maka-counter. Dahil hindi ako sanay nang ako yung naghahabol. Dahil kapag ganun, mas ako yung prone na counterin. So, mas sanay ako na yung kalaban ko yung pinapahabol ko o yung pinapatake ko, para maka-counter ako. Eh dito, nag-iba dahil siya yung ano, nagpapahabol sa akin. Kaya ako yung naging aggressive. So medyo nag-iba din yung laro ko dito. Imbis na maging counter puncher ako, nag-ano ako. Nag-initiator ako. Hindi ko nagawa yung iba kong mga gustong gawin dahil wala eh, maalis din siya eh. Kudos din kay Boy Tattoo at sa mga coaches niya.
kay Cons ng Bayan dahil in just a short span of time eh naturuan siya ng at least basic, di ba? Ito alam ko dito yun eh. What's the name of it? Ay. Bakit naman ano naman ng laptop oh. Yan. Straight bag. Lahat ng suntok niya as much as possible dapat may counter ako. Yun kasi yung filosofiya ko eh. Make them miss, make them pay. Sabi na. Make them miss, make them pay. Ayan, alam ko dito yun. Fake. Jab straight, upper 3, 4, 5, grabe 6, 5, 6 na kaliwa. 6 na kaliwa na upper. Pero naawa din ako sa kanya nun kasi sunod-sunod yung tanggap niya eh. Naawa ako sa kanya, seryoso kay Boy Tattoo. Oh yun, ang open niya pa ang goal, oh, hindi na siya dumidepensa kaya sinabihan ko yung referee, hindi mo ba bibilangan ref? Tas yun, yung mga coaches niya, sinasabi ko na ayaw niyo pang ihinto kasi naaawa na ako eh. Pagod na siya, oh, pero yan, at least nakabawi siya, sige. Pero kaya kong dalhin yung suntok niya eh, kaya binablock ko lang. And naiilang din ako umatras, kasi usually kapag ganun, kapag susuntok yung kalaban ko, mas bias kong umatras kaysa i-block. Pero dahil madulas nga yung lona, tela lang yung lona, tsaka hindi pa ganun nakapatag, hindi ko na lang ina-atrasan dahil baka ma-outbalance pa ako. Mag-cause pa na makita na baka natumba ako. Ganun. So, mas pinili ko na i-block yung shots. So I'm hopes, ang ganda ng counter hook upper ko dun ah. So yan yung mga body shots niya, kaya ko naman dalhin. Eto, kapag ganito nasira na laro ko nito, yung lead straight na ang layo. Ang pangit nun, ang pangit tingnan. Yan, sa ganito kasi ayo, hindi ako sanay nung ako'y naghahabol. Kahit sa babae, hindi ho ako naghahabol eh. Wait, tinamaan siya ng ano. Right. Mas gusto kong ako yung hinahabol para mas madali akong maka-counter. Mas vulnerable sila sa counter. Counter straight. Sayang, nahagip lang. Naku, wala na siyang kadepensa, pagod na din siya. And ako, actually, honestly, pagod na rin ako eh. Yung tuhod ko naninigas na din dyan eh. Pero buti, oh, ayun. Kawawa naman din si Boy Tattoo. Oops, counter straight. That pala, mas okay pala kung upper yun. Pagod na rin kasi ako eh. Sa pool ng jab straight. Siguro maraming kamag-anak sa abroad to si Boy Tattoo. Kasi mahilig siyang sumalubong eh. Oh, yun no. Hindi siya dumedepensa kapag pagod na. Yun din yung ano, yung believe tayo sa mga ganyan no. So sa iba na hindi pa nakakaranas ng boxing, mahirap talaga kapag nasa loob ka ng ring. Ang dami mga nagsasabi na, hindi, kung ako yan, madali lang yan, tulog ka agad yan, ganun. Dahil hindi pa sila nakaka-experience na nasa loob sila ng ano, ring. Pero kapag nasa ganyan ka na, yung exhaustion, hindi mo talaga malalabanan. Lalo na kung wala kang ensayo. So, kudos din kay Boy Tattoo, no? Kahit alam kong pagod na siya, pero he can still stand. Yan ang warrior. Oops. Na-overshoot yun.
Dag. Uy, kawawa na. Boom. Akala niya tapos na. Hindi na ano ni Boy Tato, akala niya yung last 10 seconds yung kahoy na tunog. Akala niya yun na yung end of the round. Doon ko lang din na realize ngayon. Oh, so yan, decision. So alam kong ako yung mananalo dahil nagulat ako, split decision. Yun, alam ko.